guys. Ito na naman tayo. May tanong ako guys, dapat ba ang mga monitor is magkakaparehas? Or dapat ba kabisado natin to? Monitor is yan yung aralin ng mga mason. Tawag dyan is monitor. Parang monitor lang ng TV. Parang ganun. Dapat ba is magkakaparehas ang bawat aralin? Siyempre, sagot natin dyan is hindi. Bakit hindi? Kasi magkakaiba naman ang bawat Grand Luhia. Magkakaiba nga yung bansa na pinaglulukluhan ng bawat Grand Luhia. Siyempre, magkakaiba ng aral yan. May nagtanong sa akin kung dapat ba kabisado natin ang aralin natin sa Mason? Yung sa ulado ba? Word for word. Para sa akin, yes, dapat. Bakit? Kasi yan ang magiging basihan mo or guide mo sa pag-aaral sa Masonaria. Parang batas ng isang lungsod, batas ng isang barangay. Kung wala tayong guidelines at hindi natin alam yan, useless ang ating pagiging mamamayang Pilipino sa Pilipinas o sa bansa kung nasan ka man. Parang sa Mason, dapat kabisado mo yan, dapat alam mo yan para meron kang guidelines. May guide kang sinusunod. Ibig sabihin, meron kang panuntunan ka sa iyong paglalakbay bilang isang gurong malalakbay. Ayun lang naman. Kasi ako, para sa akin ha, dapat kabisado. Word for word. May mga dalawang klase kasi ng Masonic ritual sa buong mundo. And that is Anglo-Saxon Masonic ritual and Continental Masonic ritual. For me, most worshipful Tinsel Grand Lodge of Oklahoma is nasa Anglo-Saxon Masonic ritual. Correct me if I'm wrong, alam kong hindi ako ganun katalika sa mga bagay na yan, pero may konti tayong alam. Kung open tayo sa suwestyon at sa open tayo sa lahat ng bagay, open tayo, i-correct nyo ako mga kaibigan, guys, correct nyo ako kung mali ako. Every time na makakamit tayo ng tao, every time na makakamit tayo ng isang gurong malalakbay o isang mason, mas lalo tayo makakapulot ng aral. Lalo na kapag interaction ang usapan. Yan talaga ang Masonic study na tinatawag. Hindi yung sa fellowship. Sabi nila sa fellowship daw. Hindi, mali yun. Sa fellowship, wala. Inuman na makukuha mo dyan. Sigurado. Tsaka chismis. Lagi tayo mag-aral. Maging open tayo sa lahat ng bagay. Maging open tayo sa mga ibang jurisdiction, sa ibang Mason. Magkaroon ng interaction sa ibang Mason. Yan, napaka-importante yan. Mas importante pa yan sa librong binabasa. Kasi, kasi yung mga ganyan is by experience ang ipaparamdam sa'yo or ang ituturo sa'yo. By experience ang magsasabi sa'yo. Experience ang makakapag, ang magbibigay aral sa'yo. Guys, pag-usapan natin ang coded ng aralin or yung mga nababasa natin by internet. Hindi dahil sa nakabasa tayo ng mga ganyan is alam na natin ang Masonry. No, mali. Napakalalim niya, napaka-deep, napaka-broad. Hindi. Kahit aral ka ng aral, meron ka pa rin mamimiss na bagay. Hindi lahat is nandyan. Ang sarili mo makakapagsabi kung naiintindihan mo siya or yung puso mo makakapagsabi. Hindi dahil sa nabasa mo siya. Hindi ko rin may paliwanag yung ganung bagay. Pero ganun talaga siya. Nasa puso siya, nasa nararamdaman siya eh. Ganun ang aral ng Masonry. Hindi ko alam kung anong tawag doon. Siguro kung alam nyo, message nyo lang, lagay nyo, hit comment kung ano man yung ganung bagay, kung naramdaman nyo na rin siya. Balikan natin ang Masonarya. Ang Masonarya kasi napakalalim talaga niyan. At mahirap mabuhay sa loob ng kanyang mga pakpak dahil mahirap maging mabuti, pero dahil guided ka, marirealize mo ang mga bagay-bagay kung tama ba o mali yung ginagawa mo. Yan ang pinakamaganda dito. Yan ang pinaka, isa sa pinakamaganda kung bakit, hindi ko yan pinagsisihan.
Kasi dahil doon, nakita ko ang mga bagay-bagay at naitindihan ko. Napakasimple. Pag mali ka, admit mo mali ka. That's it. Humingi ka ng sorry. Pero pag tama ka, paglaban mo ang sarili mo, siyempre. Honor yun. Kasi sa mga hindi, wag na wag mong alisin sa sarili mo. Ang honor. Alisin mo na ang pagiging number one at pinaka the best, pero ta honor, wag mong alisin yan. Kasi yan ang magde-define kung sino ka bilang tao. Siyempre, pinangarap natin na pumunta sa East, pinangarap natin maging the best sa lahat, pinangarap natin na puntahan ng mga bagay-bagay, mga hindi natin naiintindihan. Pero habang tumatanda ka at habang naiintindihan mong lahat, makikita mo na hindi pala yun ang ini-aim ng masonarya para sa atin. Akala natin yung maging umakyat tayo or maging officer tayo is ini-aim. Marami nag-aim yan. Alam, maging hipokrita ako pag hindi ko sinabi yan. Pero pag naintindihan mo at nakita mo ang tunay na liwanag, nako po, hindi mo na papangarapin na maging ganyan. Papangarapin mo na lang, alam mo kung ano? Is yung maipasa mo yung mensahe. Maipasa mo yung bagay na nakita mong maganda sa ibang tao. At for them to understand, at for them to become na ganun din. Doon ka na pupunta. Hindi mo na pupuntahan kung isa ba akong lihiti mo ba to, ako ba ay peke or bogus ba ako, etc. Hindi na yun ang pupuntahan mo. Pag nakita mo ang tunay ng liwanag, iba na yung mararamdaman mo. Iba na yung mararamdaman mo. Wala ka ng bitterness. Wala ka ng hindi ka na maiinggit. Ang inggit, tangina, yun ang pinaka-pangit na ugali yung mararamdaman ng isang tao. Kasi once naramdaman mo yan, lahat ng bagay is pwede mo nang iba to. Lahat ng masasamang bagay na meron ang isang tao ay pwede mo nang maramdaman. Ang pangit niyan, inggit, anep. Pag meron ka yan, para ka ng sinakluban na lumikha. Inaalis yan. Alam niyo ba yung may ibang grand jurisdiction na ang aralin nila is cipher. Hindi mo siya mababasa kung hindi mo siya kabisado. Pero pag kabisado mo siya, ayaw mo siya basahin, syempre. Pag cipher siya, ano yun, hindi yung basta-basta mababasa ng mga nasa labas or nasa profane word ng masonry. Bakit siya cipher? Kasi noong mga panahon noon, kinukonsidered yung ritual is napaka ano yan, dapat caution dyan, dapat hindi yan nababasa, hindi yan makikita, anything else. Pero ngayon, at this 21st century, alam natin na wala ng sekreto, impormasyon na hindi mabubunyag. Because of internet, because of social media. O ito nga ngayon, magkausap tayo eh. Yung idea ko is na ipapasa ko sa inyo. Hindi naman ako, for me ha, hindi dahil sa nagsasalita ako ng ganito is paniniwalaan niyo yung sinasabi ko. Hindi, ganun din ako, vice versa. Hindi dahil sa nagsasabi ako ng mga idea ko regarding masonry, principle, etc. is paniniwalaan niyo na yung sinasabi ko. Hindi, ang pinakang aim ko lang is maipasa yung mensahe. That's it, yun lang. Hindi ko hinahangad na paniwalaan nyo ako or sundin nyo ako or ako mali ako or tama kayo or anything else. Hindi ganun ang aking paniniwala kasi uncontrollable yan. Uncontrolled ang bawat isip ng tao. Pwede kayong may sarili kayong idea. Share niyo sa akin, syempre, kung meron kayong idea. Pwede may sarili kayong panuntunan or experience. Pero importante is yung marinig yung bawat mensahe kung ano man ang meron tayo. Ingat lagi guys, subscribe sa channel na to kung interesado kayo or kung gusto nyo. Hit like kung gusto nyo, unlike nyo kung ayaw nyo. That's it, yun lang ang buhay, napakadali. Oo, hindi lang, tama mali. Pag na-miss mo ang tao, message mo lang. Pag ayaw mo, sabihin mo, pero huwag mo siraan. That's it guys.